Hey guys, welcome back to my channel. I know it's been a while since I did my last video. Ang tagal na nun. Yung patay yung nag-wax kami ni Angela na kiligil. And sobrang tagal na. So, I'm here now. And dahil din siguro sobrang kabisihan namin. Dahil sa mga kaganapan namin sa buhay. Kaya hindi rin ako, agad ako nakapag-create ng mga videos. So, ayun. Na ito na ulit ako, nagbabalik. Kung mapapansin nyo, kung medyo pale ako ngayon, and sa totoo lang din, pati kagigising ko lang. Na-feel ko lang na I need to do this video na ngayon. Para din, ayan, bigyan nga kayo ng life update. Kung makita niyo naman sa title natin is, this video is a life update and I have a big news sa inyong lahat na sobrang ikakatuwa nyo at kinatuwa ko talaga at kinatuwa naming lahat. So, if you wanna know kung ano yung big news na yon, skip on watching. So, ayun. Simulan na natin kung ano talaga ang purpose ng video na to. Life update. Siguro dahil kaya din hindi ako nakapag-create ng mga videos this past few months or oo, kailan ba? Hindi ko na matandaan kung kailan yung last video namin. Because I was busy preparing for our wedding. Yes, and we got married last September 12. Yes, nung Saturday lang, last Saturday. And I'm very, very happy sa naging outcome ng aming wedding. And kahit sa totoo lang, hindi talaga ako ang super abala dahil si Sariel talaga ang super hands-on na mga lahat ng bagay-bagay. Ang inasikaso ko lang is damit ko, yung gown ko, sapatos ko, the makeup artist, damit ng mga abay, mga gagamitin nila, yun lang. And the rest, si Sariel na lahat, as in siya na ang nag-asikaso. Tinatanong lang niya ako kung gusto ko daw ng ganito, ganyan, kung anong gusto ko, ganun, ganun. And then, wala na, siya na lahat. As in, siya na lahat. Kaya napakaswerte ko dahil hindi ako ganun napagod. At hindi ako ganun na-stress dahil siya lahat ang nag-asikaso. And, yeah, that's my life update. I'm married. Eto na yung ring namin. Kung mapapansin nyo kung bakit nakakalang yung engagement ring, kasi medyo luwag yung wedding ring. Kasi siguro kung makikita nyo naman, pumayat ako guys. Although, kung di nyo talaga mapapansin, pero yes, pumayat ako. So, that was my life update. And the second one is the good news. And the good news is, I'm pregnant! I'm pregnant! Diba? Saya-saya guys. Although, hindi kami nagpakasal dahil nabuntis ako. Dahil nalaman namin na buntis ako is last week yung kasal namin. Last week. Kasi, oo, last week, Thursday nga ba yun? Dun lang namin nalaman. Hindi ako hindi namin in-expect, kasi ito ngayon ko lang din sasabihin sa inyo guys kasi mayroon akong PCOS. Yes, last year pa nga ba or 2019? Yes, last year, June 2019. Nagpa-check up ako sa OB ko and yun, nalaman doon na may PCOS ako. And kaya ako nag-decide na magpa-check up sa OB ko last year dahil nagkakaroon ako ng discharge. Brown discharge hanggang sa umabot sa blood na parang pahabol menstruation na. So, I decided to visit my OB and then, ayun, nalaman ko nga na may PCOS ako and sobrang nakaka-depress pala kapag nalaman mo may ganun ka. Kasi, ang expected ko talaga kapag may PCOS is may hirapan ka makabuo ng baby. And una ko talaga naisip nun is si Sariel kasi syempre, nung una pa lang mag-boyfriend, girlfriend kami is, lagi na namin na pag-uusapan and nilook forward na talaga lagi namin yung pagbuo ng own naming family and yun, having kids and building our own family and yung ganun. Kaya nung nalaman ko na may PCOS ako, sobrang nalungkot ako. Pero sabi naman nung una kong OB ay
Hindi naman daw lahat nga na may PCOS ay nahihirapang magbuntis. Siguro, some, pero hindi naman lahat. Kumbaga, kaya naniniwala din talaga ako na kapag ibibigay ni Lord, ibibigay niya talaga sa inyo. Sa tamang panahon. And yun. So, ayun na. Buntis na ako. And we're very happy about that. And sobrang thankful kami kay God kasi napakagandang gift na ipinagkaloob niya ito sa amin. Wedding gift. Lahat-lahat na lalahan na talaga. And ayun, sobrang thankful. Talagang pinagpe-pray talaga na din namin yun matagal na. And gusto na rin talaga namin matagal na. So, ayun. But, something happened sa akin nung September 13, kinabukasan, nung kasal namin. Sinugod ako sa emergency room. Sa emergency room ng Mount Carmel, dito sa Lucena. Kaya hanggang ngayon, dito pa ako sa Lucena kasi sobrang delikado ng pagbubuntis ko. I was rushed into the hospital dahil nung pag-ihi ko around 8 p.m. nung September 13, ay may sumamang malaking blood, buong blood, which is talagang nawindang ang ate mo. Nawindang talaga ako, natakot ako, and alam nyo yung gusto mong maiyak, pero syempre tinabayan ko yung loob ko kasi baka lalong ma-stress yung baby ko, lalo akong ma-stress, lalong mapasama. Kaya talagang tinibayan ko yung loob ko. Yun, pagka-ihi ko, may sumamang buong blood. Ang ginawa ko, pinakita ko kaagad kay Sariel tsaka kay nanay para aware sila na may sumamang blood na buo dun sa ihi ko. And then, ayun, we decided agad-agad talaga na pumunta sa hospital. Tinatawagan namin yung OB ko, pero hindi nasagot. Kaya, siguro dahil gabi na, ganyan, yung secretary para nung OB. Siguro dahil gabi na, or busy din siya. Tapos, ayun, kaya pumunta na lang kami ng hospital. Tapos, actually, ayoko talaga dapat magpa-admit kasi, ewan ko, kasi inisip ko siguro, kaya ko, ganyan. Pero nung, yun na nga, need daw ako i-IE. Siyempre, in-interview ako, ganyan, ganun. So, need ako i-IE. E di, ni-IE ako nung attending doctor doon. And then, ayun, nakita or na ano niya na sobrang parang nag-o-open na yung cervix ko. Soft yung, ang soft daw nung tissue. Kumbaga, nabukan na siya. Tas, kasi yung pusun ko that time, yung chan ko is natigas na. Nagko-contract na daw pala yun. Ibig sabihin, parang the baby is ready na lumabas. Kasi nga, yun. So, kaya sobrang natakot ako. Kaya kinausap ko talaga agad yung baby ko. Nung sabi ko, baby, kapit ka lang, mga ganyan. Next year ka pala, labas yung nga ganyan. Sobrang nakakatakot talaga. Sobrang mawiwindang ka pala talaga kapag ganun. And syempre, masuunahin mo yung safety ng baby mo. So, ayun, kinailangan akong i-admit. Nakalabas ako ng, tapos, oras-oras, hinahanap or minomonitor yung heartbeat ng baby ko. Nung una, sobrang lower part siya nahanap. Sobrang baba. Kasi nga, mababa na siya. Kumbaga, palabas na. Dahil, kung di raw naagapan, talagang baka nalaglag siya. So, ayun, buti na lang talaga naagapan. Kasi kung hindi, mawawala sa amin yung baby namin. And, ayun, tapos, dinala na ako sa room. And then, oras-oras, may na-monitor yung heartbeat ng baby namin. And, habang patagal naman ng patagal, madali na siya nahahanap. Kasi ng mga una-una talaga, ang tagal siya mahanap. Kumbaga, malalim, tas mababa pa. Talagang, tagal talaga. Pero, buti na lang, good thing is, normal naman yung ano niya. Normal naman yung heartbeat niya. Excuse me. Normal yung kanyang heartbeat. And the next day, in ultrasound ako, ayun, kay Dr. Pamela na ako na OB.
Kasi, yun talaga gusto ko talaga sa kanya dating-dati pa. Nung una pa lang magpapacheck up ako last year, kaso hindi siya, every time magpapacheck up ako, hindi siya available. Nung last year, nasa ibang bansa siya, may something nag-aaral or ano. Kaya, naghahanap muna ako ng ibang OB. Tapos, ayun, siya na yung OB ko ngayon. Tapos, nung in-ultrasound ako, nakakatawa naman kasi malikot na siya. Ang likot na ni baby. Kasi, di nakatutok na sa kanya yung pang-ultrasound. Tapos, nakita na siya. Tapos, maya-maya, nawawala, nagkatago. Sabi nung nag-ultrasound, oops, huwag mo ako iwan, Ganun. So, masaya ako na healthy naman yung baby ko and okay naman siya. Yun nga lang, ang lumabas dun sa result talaga nung ultrasound is sobrang baba nung placenta ko. Kaya ito ako ngayon. Nandito pa rin ako sa Resena. Hindi ako makauwi ng Kalaw. Kailangan ko na makauwi. Kailangan ko na magtrabaho. And ayun, kasi in-advisean din ako ni Doktora Pamela na gusto nga niya sana work from home. Pero alam niyo naman ang nature ng work ko, nasa banking industry ako, ay hindi namin, wala kaming work from home dahil hindi naman kami paperworks, 'di ba? Tapos teller pa ako. Kaya in-advise na lang niya ako na magpahinga ng 2 weeks as in total bed rest. Alam niyo guys, yung as in tatayo lang ako. Dapat nga nakahiga ako pa rin kapag pupups at iihi. Kaso hindi ko talaga kaya sa hospital. Tinry ko mag-diaper, tinry ko umihi sa urine pad habang nakahiga. Nakahiga talaga, hindi pwedeng gumawin. Pero hindi talaga, kahit alam mo yung kahit puputok na yung puson ko sa sobrang iihi, hindi talaga nalabas. Kaya nagbuti na lang, sabi ng nurse, edi binigyan ako ng ano, ng yung parang ihian ng baby. Yung parang ganun. Yung may bangko na may ihian and taihan. Ganun. Doon ako na-ihi. So, nabangon lang ako kapag iihi. Tapos, pupups. Tapos, uupo ako kapag kakain ako, syempre. Tapos, ganun lang. Ganun lang dapat yung routine ko. Tapos, pag nung nasa hospital ako, grabe, hindi ako nakakaligo kasi syempre, bawal nga ako. Bawal akong pumunta ng CR kasi nga, ilang steps pa yun. As in, bawal na bawal. Tapos, nung nasa emergency room ako, apat na pampatulog agad ang, mali. Napampakapit agad ang pinainom sa akin. Tapos, nung nilagyan ako ng dextrose, dalawa yung nakakabit sa akin kasi yung isa ay yung dextrose, yung para sa ano. Tapos, yung isa ay pampakapit na liquid na pinapasok sa katawan ko. Tapos, bukod pa yung iniinom na tablet na pampakapit. Kaya, sobrang siguro naman, sobrang kapit na kapit na yung baby ko, diba? So, ayun, sobrang nakakatakot din pag ganun pala. Pag sinabi din sa akin nung doktor, yung attending doctor nung nasa ER ako na, syempre sinabi ko na may PCOS ako. Sabi niya, delikado raw talaga kapag may PCOS. And usually daw talaga, sa mga cases na naaagasan, yung may mga PCOS. Kaya, buti na lang daw naagapan at dinala agad ako doon sa hospital. Yan. Buti na lang din talaga kasi kung hindi, my God. Ang tagal-tagal naming hiniling tapos mawawala. Buti na lang talaga. God is good all the time. So, ayun. Hanggang ngayon, naka-bed rest ako. May follow-up check-up ako sa 22 kay Dr. Pamela. And sana naman, umukay na talaga yung lagay ni baby, kumbaga tumaas-taas na siya para, yun lang, di ko pa rin talaga masabi kung makapapayagan na ako ni Doktora Pamelang bumiyahe, kasi syempre, from Lucena to Calawag, almost 3 hours din yun, tapos tagtag pa sa biyahe, kaya hindi ko rin talaga alam kung ano, hindi ko rin talaga masabi kung ano, pero sana pwede na kasi, alam niyo naman tayo, kailangan natin magtrabaho, tsaka, namimiss ko na rin yung mga dati kong ginagawa. Nakakapagod din yung ganitong nakahiga ka lang, wala kang ginagawa. Papahanap na nga ako ng mga books para meron ako mabasa-basa man lang. Hindi rin ako kasi masyado nagpo-phone kasi nahihilo naman ako kapag masyado ako nagpo-phone. Kaya yung nag-open lang ako ng messenger kapag importante or halimbawa i-contact ako kay Angela, ganun. Or sa mga friends ko, ganyan, sa bangko, ganun, sa mga katrabaho ko. Yun, pero yung as in
scrolling lang ng Facebook or kung ano man. Hindi talaga. Tapos sound trip lang ako, ganun. Kinakantahan ko si baby, kinakausap namin si baby, ganun. So, yun. And happy ako na medyo umu-okay na kami ni baby. And sa mga ladies out there na married or sa mga kagaya ko na may PCOS, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil hindi lahat ng may PCOS ay hindi nagkakababy. Nanyo nga ako. Both ovaries ko pa talaga ha. Ako both ovaries ka talaga merong merong PCOS. Yung may, di ba ang PCOS kasi ay yung may parang butlig-butlig, butul-butul dun sa ovaries. Ako both ovaries meron kaya sobrang parang na-down talaga ako nung nalaman ko yun. Pero tingnan nyo naman ngayon, I'm pregnant. Lumabas nga doon sa ultrasound, 14 to 15 weeks na siya eh. So, I'm so happy. And ayun, basta wag lang kayong mawawala ng pag-asa and mag-pray lang kayo kay Lord dahil ibibigay din niya talaga yung inaasam yung baby sa tamang panahon. Trust me, lahat-lahat ng bagay pinagkakaloob ni Lord sa tamang panahon. Yung timing niya talaga laging perfect. Trust me. So, ayun. And humingi din ako ng prayers. Sana ipag-pray mo kami ng baby ko na maging okay kami hanggang sa mailabas ko siya. Gusto ko talaga normal delivery ako eh. Sana. Kaya sana maging okay na talaga siya and para ma-deliver ko siya ng normal next year. So, ayun. Thank you so much! So, yan. That's it for today's video, guys. I hope you learned something. Sana ay nakapagbigay ako ng hope sa mga babaeng may cases na kagaya ng akin and naka-inspire ako sa inyo. Ayun. Yun lang. And sana natuwa kayo sa video na ito. And if you do, please don't forget to give this video a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, please don't forget to click the subscribe button and the bell button as well para ma-notify ka whenever I uploaded a new one. So, I'll see you guys on my next one. Tagal kitang hinanap, o kay tagal ko rin nangarap na makapiling ka, o aking mahal.